Oo nga po, Tatay Joel. Ang ibig ko lang pong sabihin, kapag oras ng gawa, gawa muna kayo ng focus. Pwede naman mamaya mag-inom kapag katapos nyo namang gumawa. Pwede sundito. Impisin mo naman dito sa inyong tulugan dito. Ang mga damit na ibinibigay sa inyo, labahan nyo. Kasi hindi naman po pwede, Kuya Jason, hindi naman na natin po pwede kagaya nung nasa lansahan kayo, na kapag sinuot nyo, ipon sa tabi, tapon. Diba? So, ayan mga ka-idol ko, talagang napakahabang pasyensya yung kailangan natin sa mag-ama. Kasi mga ka-idol ko, ayan, katulad yan, oh. Halos ang dami namin na binibigay sa kanilang mga damit, pero talagang halos hindi sila naglalaba. Ayan lang, oh. Pakagamit, lagay sa gilid, mga ka-idol ko. So, ayan mga ka-idol ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Kakarating ko lang ngayon, mag-aalas 7 na po. Ito pong zero ay ililipat ko dun sa likod bahay, sa gagawa ng bahay nila Tatay Joel. At yun na nga po ay talaga pong kailangan natin ng mahabang pasyensya sa mag-ama. Kasi mga ka-idol ko, ito, ilang araw ko na itong ibinilin sa kanila, sabi ko, baka pwedeng ilipat nun sa kabila kasi baka makasugat rito. Eh, kagabi, binilinan ko rin sila mga ka-idol ko sa maayos na pakiusap. Sabi ko, baka pwede nyo ilipat ito dun sa kabila, Tatay. Kasi marami naman silang bakanting oras. Pero nakailang uwi na ako, nandito pa rin mga ka-idol ko. Kaya ako na lang yung magbubuhat. Makadiskili sa mga bata. Hindi mo lang sumusunod. Mga ka-idol ko, lumiliit na yung space dito. Alos din na nga makapaglaro yung anak ko. Palagi kasi ako mga ka-idol ko busy, kaya inaano ko na lang sa kanila, binibilin. So, matapagod na ako magbilin eh. Ilang araw na ako nakiusap eh. Hanggang ngayon nandito pa rin to. Kaya mga ka-idol ko, sabi ko nga eh. Ha? Oo. Meron po ba dyan? Dito? Kaya ba dyan? Ay, mga ka-idol ko. So, ayun mga ka-idol ko. Dito muna kasi talagang abalang-abala doon. Kinangkuha muna yung ginagawa nilang kubo na dito sa likod. Kinangkuha muna. Saan? Andiyan? Sa may pinakuan niya yung mangga eh. Ba't sila nagagawa ng kubo dyan? Ayan na nga yung gagawin. Maninirmon tayo mga ka-idol ko. Maninirmon tayo. Ito yung first time natin na maninirmon. Hindi ko yung kubo eh. Ganyan linggo. Kasi naano ako kasi. Pinako na naman dun sa tanga ng yung hindi linggo. Mangga. Unong mangga.
ay di ba maputol na naman yun? Hindi mo alam. Bangan nyo lang mga ka-idol ko, maninir mo tayo. Ako talaga sobrang busy ako kaya binibili ko lang tayo na yung pwede ko lang gawin dito. Hindi mo alam ng kumanta. Wala, ikis. Saka ngayon. Saka isang ganyan lang. Sira na. Parang, parang iyan yung ring natin. Pero hindi. Gabi na kasi mga ka-idol ko, madilim kaya medyo mahirap. Pero kung pagsasagaan nila to sa umaga, kaya din nila to. Kaya alam niyo talagang ba? Tada, may yung aso. Ayan mga ka-idol ko, tinulungan tayo ni Tatay Jose. Sila yung magiging kapitbahay nila Tatay Joel. So ayan mga ka-idol ko, talagang napakahabang pasyensya yung kailangan natin sa mag-ama. Kasi mga ka-idol ko, ayan katulad yan o. Halos ang dami namin na binibigay sa kanilang mga damit. Pero talagang halos hindi sila naglalaba. Ayan lang o. Pakagamit, lagay sa gilid mga ka-idol ko. So, pero araw-araw ko sila nire-remind na maglaba at maligo sa maayos na pakiusap mga ka-idol ko. Pero katulad nga na nga sinabi ko mga ka-idol ko ay kailangan ng mahabang pasensya. Kasi nga hindi siguro sila sanay ng ganito. Sanay sila na kapag nasuot na nila ng matagal yung damit, tapo na lang. So, walang laba-laba. Nung nakaraan nga, ako na ang nagbaba dun sa mga damit ni Kuya Jason. Halos araw-araw din ako nagre-remind na kung maaari ay maligo araw-araw. Pero talagang mahirap mga ka-idol ko masunod. So ngayon, medyo ano tayo kasi ayun na nga, yung yero dito ay hindi pa rin alis. Punuin mo lang muna anak. Doon anak sa kabilang ano. Ayan mga ka-idol ko, kasi yung mga anak ko mga ka-idol ko, wala nang nalalaruan na nandito yung yero. Kaya inilipat ko muna doon. So mamaya, hintayin natin sila Tatay Joel at Kuya Jason at kakausapin ko sila ng maayos at sasamahan na rin natin ng kaunting sermon. Gusto ko sa tinutulungan ko ay meron din pagpupursige. Sana bigyan pa ako ng mahabang pasensya ni Lord sa mag-amang ito mga ka-idol ko, kasi ang iniisip ko lang talaga mga ka-idol ko ay si Kuya Jason. Hintayin lang natin sila. Magandang gabi ho sa inyo, Tatay. Magandang gabi rin. Eh, kumusta ho kayo? Eh, tatagam. Upo po kayo dun, upo kayo dyan sa upuan at tayo mag-uusap. Pwede po suot ho. Kahit magsuot ho kayo, kahit hindi, pwede. Upo ho kayo dyan, Kuya Jason, upo kayo. Kumusta kayo, Kuya Jason? Doon kayo sa may ilaw, doon. Kakarating nyo lang, ho. Yung yero ho dito, binuhat ko na. Kasi, narinig nyo po ba yung pakiusap ko sa inyo kagabi sa kanong isang araw? Bakit hindi nyo po nilipat? Gagawa ng siyempre regalo naman din. Iba ko sana, uwi kami ng tanghali. Mm-mm. Eh ngayon, kung uwi kami ng tanghali, wala kami bibili ng ulam. Bigas meron. Mm-mm. Okay. Pero ulam, wala. Sabi ko na, taga muna tayo. Mm-mm. Kaya, kasi Tatay, ako kasi, sa totoo lang, ito ngayon, magsasalita muna ako ha. Maninirmon muna ako ha, ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito. Okay. Kasi nung nakaraang kinausap ko si Kuya Jason, sabi ko, kahit hindi biglahin, kahit pa isa-isa lang, kasi delikado po sa mga anak ko yan. Ito lang ang playground ng mga anak ko, so masikip na, tapos kinausap ko kayo kagabi, tapos pagbalik ko ngayon, nandyan. Kaya sa totoo lang,
prangka ako magsalita, tatay. Ayoko ng paligoy-ligoy. Nakaramdam ho ako ng inis dahil nandiyan pa rin yung yero. Kaya ako na po ang nagbuhat papunta sa likuran. Tatanungin ko po kayo, tatay. Kayo po ba ay gustong-gusto niyo talaga magkaroon ng maayos na bahay? Sana naman. Kung matuloy na yung bahay na yan, okay lang yan po. Oh, kaya nga po, tatay, matutuloy po ang bahay ninyo kasi nandiyan na nga po ang materyales. Ang gusto ko lamang po sa inyo, ipakita nyo sa akin na kayo ay masarap tulungan. Ipakita nyo sa akin na kayo nagpupursige din. Kasi sa totoo lang, tatay, di ba yung bayaw ko nung nakaraan, isang araw lang po yung kanyang bakante sa paggawa ng bahay. At sa mga susunod na araw, may trabaho na siya. Kaya nga po ang schedule niya ay sa Linggo na ulit. So, ang nangyari po kasi, tatay, may nakarating sa akin, alas 3 pala ang daw, gusto niyo nang tumigil sa paggawa. Bahay niyo po yan. Bakit po kaya gayon? Tapos po, tatay, nakarating po sa akin na kayo daw ay nagiinom habang gumagawa. Tatay. Ano ba yung nagiinom ko? Oho. Maniobra pa rin. Kaya nga po, tatay, ganito po yan. Di ko naman po kayo inaano sa pag-inom niyo kasi nakikita ko naman kayo, nagiinom kayo. Walang problema, pero sa oras po ng trabaho dapat, trabaho muna tayo. Kasi yung bayaw ko, katulad niyan, imbis na tutuloy, minsan nawawalan tuloy ng gana kasi nakikita kayo na para kayong tinatamad kayo gumawa sa sarili niyong bahay. Kapag gagawa... Di ba pinantay naman mo, di ba nabila dun? Mm-hmm. Kasi po, tatay, tulungan niyo rin ako kasi ako nakikita niyo naman po ako, umaga ako umalis, gabi na ako umaalis. Minsan hindi ko na talaga kayo naasikaso na pansinin dyan kasi binibigyan ko kayong malaya kayo na mamuhay kayo ng sa sarili ninyo. Basta walang, wala kayong gagawin na hindi maganda, mamuhay kayo ng sarili ninyo dyan. At kapag kailangan nyo ng tulong at mayroon akong ibibigay na tulong, tutulungan ko po kayo. Pero katulad niyan, tatay, ang bahay nyo po ay sa buong kwarto pa lang po yan. Wala pa po yung sa CR nyo at saka sa kusina. Yung po yung ginagawang ko po ng paraan kasi alam nyo naman po yung sahig nyan. Wala pa pong sahig. Oh. Di ba ho? At saka po, bakit po kayo nagkukubo sa likod bahay? Eh, paliguan niyo, ginawa ko ganyan. Paliguan namin, ginawa kayo, ito, alam mo, masaji, sabi nga yan. Yung paliguan na wala, eh, sabi ko, ah, ito. Paliguan niyo ba yun? Paligo, ha. Nagginiba daw ng binan ko. Kasi akala ginagawang bahay-bahayan, ipinakot niyo raw sa mangga. Hindi. Oh, pinako nga. Wag na po kayong... Ba, kung yung mabuo na yan, ang bahay namin, edi doon na kami pati ako maliligo rin, doon na may paliguan namin. Wag na po kayong magagawa doon ng panibagong kubo. Ang gawin nyo po, kung may bakante po kayong oras, maghukay na lang po kayo doon sa CR ninyo. Kasi po, yun po ay itutuloy-tuloy ko po ang gagawin dyan. Oh, ay di po, sa CR po ninyo, kapag po may CR na po kayo doon, doon na po kayo tatay maliligo. Yun po yung gawin nyo. Huwag na po kayo magkubo doon kasi magkukonsume pa po kayo ng panibagong oras imbis na yung pong kwarto ay mapatag. Kailangan na po yun mapatag kasi kapag nagkaroon na po ako ng budget sa pang-flooring, flu-flooringin po natin yan. Alam nyo naman, flooring na lang. Flooringin po yun para maayos po yung higaan nyo. Tatay, ako po ay gumagawa ng paraan. Gumagawa po ako ng paraan para po mabuo ang bahay ninyo. Kasi tatay, paano yan si Kuya Jason kung halimbawa, di ba? Kaya ako nga po kayo dinala rito. Bihira po ang tutulong sa inyo na papatirayin kayo dito sa bahay ko. Oh. Kaya sana po ay unawaan niyo po ako. Ang sinasabi ko po, Tatay Joel, ay para sa inyo. Ako po ay hindi ako kagaya sa iba na kapag mayroon akong gustong sabihin, ay itatago ko. Hindi ko kayo iimikan. Sinasabi ko ito para alam niyo po, Kuya Jason at Tatay Joel, di ba ho? O katulad niyan, sinabi ko yung sa yero, at least nakarating sa inyo. Hindi yung kinikim-kim ko, alam niyo po. Diba? Saka ito po, kapag may bakante kayo, pwede niyong dala-dalawahin, bilangin niyo lang kung ilang piraso lahat. Kasi sa Linggo po, magagawa po yung bayaw ko doon. Okay. Oh. Ha, Kuya Jason? Ha? Kasi, alam niyo, ang ganda ng plano ko. Sinabihan ka pala, hindi mo sinabi sa akin din. Na, sinabihan ko siya nung nakaraan pa na buhatin ang yero. Eh, hindi mo sinabi din sa akin. Mm-hmm. Yung sinabi mo sa akin yun. Yung kagabi lang. Oh, yung kagabi lang. Yung pala, tagal mo pala sinabi natin nung Jason na
kahakutin. Oo. Ay, ito lang may sabi sa akin. Mm. Eh, sorry na, sorry. Mm, okay lang po yung tatay. Kasi kayo tatay, itinuturing ko na kayong kapamilya kasi nandito kayo sa akin eh. Minsan, dinadaanan ko lang kayo dyan, hindi ko kayo pinapansin or hindi ko kayo binati. Pero tuloy pa rin yung pagmamalasakit ko sa inyo. Kasi binibigyan ko lang po kayo ng kalayaan na kumilos kayo sa sarili ninyo. Kasi di ba, kayo naman tatay ay malakas pa, kaya nyo pa mag-provide ng pagkain po ninyo sa bawat araw. Ngayon, kung talagang walang-wala na po kayo tatay, pwede po kayo sa akin magsabi, kung mayroon ako dyan, bibigyan ko po kayo ng kahit pambigas o pang-ulam. Sa katatay, halimbawa po ganitong medyo kapus na kapus tayo, huwag na muna natin i-prioritize yung alak. Okay. Di ba po? Okay. Hmm, tatay. Kasi magkano ba ang isang buti? 80? 70? Oh. Kung... Pero tatay, tatanungin ko po kayo, yung po ba hindi nyo talaga kayang iwasan yon? Mahirap? Talagang, yan ang talaga ang ani ko. Yan na lang ang kasayaan nyo sa buhay nyo? Patutusin lang. Kung halos eh, kung may gamit lang ako, Sir Leo, ang mga ginagpubo, kung may gamit lang ako, ako ang gusto gagawa yun. Ay, nakapurman na. Oh, totoo po yan. Oo nga po tatay, eh, pero hindi po yan basta kasi gagawain ng ganon. Kasi nga po. Hindi po yung dadaan niya sa makaamoy ng alak eh. Eh, nagmaneubra naman, nagtrabaho. Nagalo ng ano. Bubuhat pa na. Bak-to-bak na ang ginagawa. Ako pa na lublak eh. Oo nga. Eh, paano yung magang mahihilang ang katawan na... Oo nga po tatay eh, Joel. Ang ibig ko lang pong sabihin, kapag oras ng gawa, gawa muna kayo ng focus. Pwede naman mamaya mag-inom kapag katapos nyo namang gumawa. Okay. Di ba tatay Joel? Okay. Kasi po, kung nag-iinom po kayo, halimbawa katulad na lalasing kayo, pwede kasi kayong maaksidente. So, siyempre, nandun yung bayaw ko, siya yung nakatuga dun, pwede siyang kasama siya sa masisisi ko. Di ba? Kaya kayo sinasabihan, pag oras po ng gawa, gawa muna kasi hindi natin masasabi eh. Kapag may inom tayo, mayroon tayong karga ng alak, iba po yung ating timpla. Oh, paano kung kayo maaksidente doon? Oh, sabihin niyo hindi kayo maaksidente. Hindi natin masasabi po 'yun. Kaya sana sa susunod, pwede naman ho kayo mag-inom pagkatapos ng gawa. Kasi yan madali na yan matapos sa linggo kapag nabubunga niya ng bayaw ko. Oh, susunod natin gagawin yung kusina niyo na po at yung CR po ninyo. Oh. 'Di ba? Ongoing na po 'yan. Yan po ay aayusin natin ng maayos. Kasi kapag nandun na kayo, bibigyan ko kayong kalayaan, mamuhay kayo ng maayos para sa sarili ninyo. O, hindi ko kayo papakialaman. Para mamumuhay kayo kagaya kay tatayos eh. O, ang inaano ko lang, matapos lang yung bahay ninyo. So, paminsan-minsan, alalayan nyo kami, tulungan nyo ako. Kasi alam nyo naman na hindi sobra yung budget natin sa pang-upa, sa gagawa. O, diba? Naintindihan nyo po tatay? Okay. Okay po. Oh, ako tatay, talaga ako prangka po ako kapag ako mayroong gustong sabihin, sasabihin ko para malaman niyo yung nasa loob ko. Ngayon po, kung kayo man ay gustong may gustong sabihin, pwede po kayo magsalita sa akin. Oh, ako po ay open. Oh, kung mayroong kayong gustong iparating sa akin na mayroong kayong gustong isabihin sa akin, sabihin niyo po. Wala po? Wala. Oh, okay po tatay. Kumbaga, ewan ko, baroon pa kaya ako ng kulting English. No problem, don't worry. Thank you very much, Sir Leo. Ikaw number one sa puso damdamin ko. Thank you very much. I love you all. Okay, tatay. Sana'y nagkakaintindihan po tayo. Kasi alam niyo po, tatay, si Kuya Jason lang yung ating inaalala po dito. Diba, katulad kayo din, si Jason din ang inaalala po ninyo. Oh. Kaya sana, tatay, isipin po lagi natin na mapabuti talaga siya. Kasi ako, gagabayan ko si Jason. Oh, Kuya Jason ha, dito ka tumingin Kuya Jason. Ha? Kuya Jason, makinig ka. Oh, saka Kuya Jason dito, impisin mo naman dito sa inyong tulugan dito. Ang mga damit na ibinibigay sa inyo, labahan nyo. Kasi hindi naman po pwede, Kuya Jason. Hindi naman na natin po pwede kagaya nung nasa lansangan kayo, na kapag sinuot nyo, ipon sa tabi, tapon. Diba? Eh, magkakabahin na kayo. Paano yan kung ganyan ang sitwasyon? Diba?
matuto po kayong matututo po kayong maglaba ng damit. Kasi kung kahit gaano karaming damit, kung pagkasuot, itatabi lang sa gilid, paano tayo niyan? Di ba? Okay. Oh, magandang gabi po Tatay Joel ha. Ako po'y pagod din talaga ngayong araw na ito. Okay. Oh, maganda na po yung nagkakalinawan po tayo ha. Oh, magandang gabi. Oh, magandang gabi po. At kung may po, oh. Kung may oras po kayo, hindi ko naman sinasabing ubusin yung isang araw nyo kasi alam ko naman kayo naghanap buhay. Alimbawa, sa umaga, napurmahan nyo yung hukay na CR, isang kwan lang, o, hindi, mga ilang bawas para mapunuan yung sisimentuhin sa loob. Mga hapon naman, kaunting bawas, o, utay-utay lang ho. Hanggang sa makarating sa Linggo, magbububong na yan si Bayaw, maglalagay ng pandingdingan, di ayos po. Okay po, Tatay Joel? Okay. Okay. Kasi, Tatay Joel, habang naman dumadaan ng panahon at mayroon tayong pagpapala at blessing, tutulungan ko kayo kahit gusto ko pag kayo nakalipat, kumpletong-kumpleto po kayo. Katulad po niyan, mayroon na kayong ganyan, oh. Kung ipapaintulit ni Lord na mayroon kayong tangke. Oh. Diba? Napakaganda po ng plano ko para sa inyo. Kaya sana naman, ayusin nyo rin. Kasi para sa inyo din yan, Kuya Jason, Tatay Joel. Di po ba? Oh. Okay po ba, Tatay? Oh. Oh, ayan mga ka-idol ko. Nagkausap kami nila Tatay Joel. Maayos naman si Tatay Joel kausap. Oh, yung po yung gusto ko. Kapag sinasabihan ko ng para sa ikabubuti, ay maayos yung response. Kasi mga ka-idol ko, tama naman yung sinasabi ko. Kung hindi ako magsasalita, ako hindi lang i-imake, walang mangyayari. Ganun po ako mga ka-idol ko. Kapag mayroon akong gustong sabihin, sinasabi ko, para malaman ko yung side nila, kung ano yung response nila sa aking mga sinasabi. So, hanggang dito na lang po muna mga ka-idol ko. So, ganun Tate, talaga. Marunin po ko sasabihin po, Tatay Joel. Sana po, meron din kayo na ay kunting ibigay Pasko pong ito. Sana po mabukong bahay namin. Ay, hindi na po yan naabuti ng Pasko, Tatay. Hindi na po yan naabuti ng Pasko. Maraming sa inyo, salamat po na hindi nyo po kumibigyan kami mag-ama. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Sige, magandang sige. Magandang gabi po. Good evening po sa inyo lahat. Okay. Sige po, Tatay, ha? Kuya Jason, ha? At sa susunod na Sabado, Kuya Jason, maligo ka para maisama na naman kita. Ha? Para masanay-sanay ka. Kasi kung palagi lang ganyan, Kuya Jason, walang improvement. Kailangan matuto kang makihalamuha sa mga tao. Kailangan, Kuya Jason, matuto kang makihalamuha sa mga tao. Matuto kang magsabi na, bilhin na kayo, sir. Ganyan. Kasi lumalaki ka na, Kuya Jason. Binata ka na. Ha? Kuya Jason, na? Matuto ka. Maligo ka araw-araw, Kuya Jason, ha? Mo, pag ako isama niya, Kuya, muli, oh, magtaka sa akin. Ay, oo, pag kayo nakalipat na di yan ng ayos at isasama ko kayong parehas. Di ako magtaka kay Papa kung ano kung magiging ganyo sa isang customer. Okay, sige, Tatay, ha? Okay. Oh, at ako po'y magpapahinga rin po. Kayo magpahinga na rin, alam kung kayo pagod din. Okay ho, Tatay? Okay, okay lang po. Oh, sige ho.